Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo ninyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyos-diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga-roon na maghandog sa dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatiyas at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatiyas ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito at tiyak na papapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpala ang kaniya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatiyas, "Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Katatapos pa lamang na magsimula si Matatiyas ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya sa poot. Nilapitan niya at pinatay sa harap ng dambana. Binatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa banda ng pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Pinis nang patayin nito si Simri na anak ni Salu. Matapos gawin ito,
Nilibot ni Matatiyas ang bundunsod na ganito ang isinisigaw. Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundo. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan. Makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay iyong tipunin. Silang tapat sa tipangkot naghahandog niyong ahin. Ang buong kalangitan ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tatawagin. Nang aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kaniyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa inyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabila, wawasakin ka nila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang batoy wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat.
hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Salita na nakatuon sa Jerusalem, sa bayan ng Jerusalem. Bakit ganito ang salitang binitawan ni Jesus? At alam natin ang Jerusalem ay lugar kung saan si Jesus ay nagbata, pinahirapan, at namatay sa krus. Kung titingnan po natin ang kasaysayan, historical facts, nang sinabi ni Jesus ang pagkasira ng Jerusalem ng 30 AD, halimbawa, around 33, totoo bang nasira? Totoo bang nawasak? Totoo bang siya ay pinaligiran ng mga kaaway? At totoo bang walang batong hindi bumagsak? Nangyari ang pagkasira ng Jerusalem 40 years after his death. 70 AD. Dahil sa kasaysayan, nakita natin kung papaanong ang Jerusalem ay nagtakwil at hindi tumanggap kay Jesus bilang isang kapayapaan. Malalim ang pinanggagalingan ng mga tala sa Ebanghelyo ngayon. Malalim ang pinanggagalingan ng pananampalatayang tumitingin sa panibagong pananaw. Hindi tayo mga Hudyo. Tayo ay Kristiyano. Ang mga Hudyo ay hindi tumanggap kay Jesus, kaya nasira, nawasak ang magiting na bayan na kanilang tinitingala at ang kanilang pundasyon ng pananampalataya. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo, ito'y kaniyang tinangisan. Ito'y kaniyang tinangisan. Sa Ingles, Jesus wept. Iyong pagtangis ay mas malalim kesa sa pag-iyak. Kapag tumatangis ka, ibig sabihin, napakabigat na ng iyong pakiramdam. Parang pag namatayan ka, hindi ba't hindi ito simpleng pag-iyak? Ito ay pagtangis. Kung mayroong banal na pagkagalit, meron ding banal na pagtangis na ipinakita si Jesus kung anong mangyayari sa bayang ito na hindi siya tinanggap at anong kahahantungan nito simula nang siya ay hindi tanggapin at kilalanin bilang tagapagligtas. Ano ang aking kaugnayan? Papaano ko mauunawaan ang Ebanghelyo ngayon? Come to think of it. Kapag may nakikita tayong hindi magandang bagay, ang ating dinadasal, Lord, help us. Di po ba? Kapag yung sa tingin natin ay may mangyayaring hindi maganda, palagi nating dinadasal, tulungan mo kami. Katulad ni Jesus sa kaniyang pagtangis sa bayang Jerusalem na hindi tumanggap sa kaniya bilang prinsipe ng kapayapaan at tagapagligtas, ito ang naging kaduluhan
o katapusan ng bayan. Ito sana ang ating maging dasal. Lord, help us. Kapag may mga pangyayaring nakikita nating hindi magiging maganda ang resulta o katapusan, tayo'y manalangin, Lord, help us. Kung may mga manamumuno sa ating bayan na nakikita nating hindi maganda ang kinalalabasan ng salitang serbisyo, ipanalangin natin, Lord, help us. Kung sa ating pamilya ay nanakikita nating nagiging magulo at hindi tumatama sa kanyang naturalesa bilang pamilya, ating dasalin, Lord, help us. Sa ating sarili na nagwawala, na nawawala sa tamang landas, na nagkakaroon ng iba't ibang masamang pangitain at pananaw, lumuhod tayo, ipikitang mata at dasalin, Lord, help us. Sapagkat ang panalangin ating babanggitin ay panalangin pumapansin na mayroong mali sa isang bagay at ito ay dinadala natin sa Diyos upang ibalik at itama kung anuman ito. Sa ating pananalangin sa araw na ito, tumingin tayo katulad ng pagtingin ng Diyos sa bagay na ating minamahal. Susunod tayo sa kagustuhan ng Diyos na kahit na alam nating ang ating pupuntahan ay magiging sanhi ng ating kamatayan. Sapagkat sa kabila ng hirap at kamatayan, makikita natin ang tagumpay. Kaya tayo'y palaging mananalangin at huwag kalimutang banggitin, Lord, tulungan niyo po kami. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya, bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mamanahin natin. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit, manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, naway maibigay ang walang hanggang kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya.
Ama naming Diyos, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad ng pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang prinsipe at pinagmumulan ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si Pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po
ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Jesus, Nazareno.